ito ang dapat talagang kinukundi na at dapat dinidemanda. Ito. Dapat to talaga, ito ang dinidemanda at inaano ng ating pamahalan. Alam nyo kung bakit? This is not good. Honestly, para tawagin mong ang legit operation, ha? Sabi nga ni Sinas, eh, napakahirap pong kumuha ng search warrant o kaya warrant of arrest sa mga sa husgado. Napakahirap po nung kumuha. Ibig sabihin ho nun, nakakita ng sapat na dahilan ng husgado para ho maghain ng search warrant o di kaya warrant of arrest. Ibig sabihin may sapat na dahilan kaya sila mag-i-issue nito. Tapos sasabihin mo, masakir ka agad. Sabi nga ni Spokes Roque, eh ba'y dapat kung sasabihin mong masakir, eh patunayan mo. Kasi kung hindi mo papatunayan yan, maaari kang managot sa batas. Hindi porkit vice president ka, eh hindi ka mananagot sa batas. Sa totoo lang, sabi to siya dito. Sa tingin ko, sabi nga ni Spokes Roque, kasi ito literal na sinasabi mo, ang mga kapulisan at AFP, minasakir yung mga yon. Medyo hindi ho ata tama yun. That is blasphemous. Huh? That's exaggeration. Napaka irresponsibleng salita ho yung ibinibigay ninyo, Madam Robredo. Hindi ko ho alam kung ano hong pumasok sa kukote ninyo at pinayagan ninyo itong statement na lumabas bilang official statement ninyo. Kasi sigurado ko ginawa lang ito ng mga PR mo dyan eh. Oh, tapos inaproban mo. Madam, para sabihin mo na masakir ng AFP at PNP yung mga hinahiyan ng search warrant o kaya warrant of arrest. Ate, medyo matinding pagbibintang po yun ah. Matindi ho yun. Aba, hindi ho tama yan. Sa tingin ko, dapat ha, sa akin lang, hindi ko lang alam kung sino ang dapat magdemanda. Pero dapat to, may magdemanda ho sa side ng gobyerno. Parang isang tao sabihin na minasakir ng otoridad, mapa-AFP o PNP, itong mga tao na ito ay nakaka-damage sobra ito ng morality. Hindi lamang po ng institusyon, ngunit ng buong gobyerno at ating bansa. Kasi ang dating nito, that our government, our president is allowing massacre dito sa mga to. Ay ba, medyo hindi ho ata tama yun. Dapat to'y silipin ho ito. Hindi ko alam kung sino ang dapat sumilip nito. Solgen ba? O yung ano ba ito? Yung nasa ilalim ng anti-terror law? Yung anti-terror council? Kasi maling-mali na ho ito. Sobrang fake news ho ito. Para sabihin na it was a massacre. Hindi ho sinabing, I think in my opinion, hindi ho ganun eh. O it might be a massacre. Hindi ho, it was a massacre. Napakatupit ho nito. Sana ho eh yung nasa gobyerno natin gumalaw-galaw ho. Huwag ho kayong matakot na sampahan ng kaso to itong Aling Lenny na ito. Ay nako ho, hindi ho. Kung ako lang ho abogado, gagawan ko ng kaso ito. Kakasuhan ko ito eh. Mali ho eh. Mali ho talaga. Honestly ha, kung kayo titingin, sobra na eh. Hindi na ho ito trolling na... Ito ba yung, ito ka, tanungin ko kayo, ito ba yung sinasabi ninyo, Madam Robredo, na constructive criticism? Ito ba yun? Constructive? Paano naging constructive criticism yan? Nasabihin mong masakir ang ginagawa ng PNP AFP doon sa nangyari dyan sa mga paghuli, sa mga rebelde. Sa katunayan nga, binabaluktot nga ng media. Ang sabi talaga, ito'y mga rebelde at ito'y mga kriminal dahil may hawak na armas. It is a crime na magkaroon ka ng armas sa sarili mong bahay
na may sarili kang armas na wala ho itong legal documents. Illegal ho yan. Krimen ho yan. Tapos sasabihin ninyo na minasakir sila. Aba ho, medyo sablay ho sobra yan. Naku naman, Madam Lenny ho, hindi ho maganda yan. Eh, hindi ho ito constructive criticism na sinasabi ninyo. Ito ho, paninira na ho ng institusyon. Sinasabi ninyong mamamatay tao ang ating mga PNP at saka AFP. Sa sinasabi ninyong minasakir? Aba ho! Matindi ho yan, ha? Sabi nga nitong isa eh, baka sinabi lang ni Aling Lenny yun pero hindi niya alam ang meaning. Hindi, sa totoo lang ha. Kaya nga ang sabi ni ano eh, si Spokes Rocky na ho nagsabi, abay, medyo kakaso-kaso itong bagay na ito. Kasi you're implying that the PNP and AFP is doing a crime. Diba? Ay nako. This is not good, ah. Ay nako, dapat talaga medyo masilip ito ng mga abogado. Kung sino man yung mga abogado dyan na pwedeng magkaso dito. Hindi ko alam kung sino eh. Pero I think this is ano eh. Kasi kung sa tingin mo, totoo, abay patunayan mo na may massacre na nangyari. Patunayan mo, madam. Sabi nga ni Spokes eh, naandun ba kayo para sabihin ninyong may massacre na nangyari? Pare-pareho daw kayong abogado. Sabi ko naman kay Spokes, abogado nga ho kayo pero hindi naman ho lahat eh matinong abogado, may abogago ho. Eh baka ho doon lang nabibilang itong Aling Lenny na ito. Hindi ko sure ha. Baka lang. Kasi para sabihin mo na may ginawang crime, crime mo ang pagmamasakir eh. Ang PNP at saka AFP, abay mali ho yun. Diba? Hindi ako abogado pero napakamali naman ho ata nun. Eh kasi daw sinabi ni Pangulong Duterte na Quezon kill, diba? Eh sabi, ang linaw naman sa sinabi ni Pangulong Duterte, doon sa mga rebeldeng may armas. Abay patayin ninyo, natural naman no. Rebelde nga, may armas pa. Eh yun ay krimen na ho yun eh. On the spot crime na ho yun at sinasabi ni Pangulong Duterte, bago kayo unahan nyo na. Oh. Sabi nga ni Spokes, naaayon naman ho ito sa international law na pagka meron ng ganyan, dapat na hong gumamit ho ng lakas ho ang ating sandataan, hindi kaya ang ating kapulisan. Kasi rebelde ho ha. At hindi lang ho ito rebelde, may tuturing terrorism na ho ito. So pwede na ho gumamit ng marahas. Ha? Lalo na kasi nga ho may armas. Pwede ho. Hindi naman ho sinabi ni Pangulong Duterte patayin ho ang mga aktivista. Wala ho siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, patayin ho yung mga rebelding may armas at bago ho kayo patayin. Oh, ang linaw-linaw ho nun. Oh, sabi nga ni Attorney Trixie, tamo, hindi ko napanood dyan na video niya pero matalinong abogado yan. Oh. Sa pagsabi lang niya ng masake, kahit wala pang investigasyon at intention ay paninira, is scurrilous? Libel na po ito. So, inciting to sedition. O, tamo ha. Hindi ko pa napanood yan si Attorney Trixie pero medyo tama ako, di ba? Panoorin nyo nga yan si Attorney Trixie ha. Mag-subscribe kayo dyan kay Attorney Trixie ha. Nandito na rin yan sa YouTube. Mag-subscribe po kayo. Pagka-subscribe nyo, sabihin nyo sa kanya, dinala ako dito ni Banat Bay. Ganun ho ha. Eh kasi ako nga eh, hindi ko nga alam masyado yung batas eh. Medyo nakakapanghinala na ho ito. Paano pa kayo mga abogado, diba? Dapat ho talagang ikulong na yan eh.
Sabi nitong isa, oh. Wala akong nagpapakomersyal, masyadong mainit ang ulo ko. Sabi nito, isa, talagang senseless si Gaw-Gaw. Anong Gaw-Gaw? Buti pa si Lola Damian na may sense ang mga sinasabi. Sino ba yan? Kaya madaming aliw na aliw sa matanda na taga Bicol din. Oh, ayan, oh, marami pong nanonood. Anong name ng YT boss? Luminous Trixie ba yun? Ay, nako. Ito po, panoorin natin ha, na si Pangulong Duterte. Sinabihan nun na shut up. Di naman ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Vice President Lenny Robredo hinggil sa CoronaVac. Oh. Sabi pa ng Pangulo, tila hindi nagbabasa ng batas si Robredo kung papaano inaprubahan ang mga bakunang dumarating sa bansa. May ulat si Melanas Moras. Imbes na Ayon, salamat Angelita Marcos Almondia, salamat po. Oy, dalawang orange yan ha. Dalawang commercial yan, Grace Life in USA, salamat po. Nonoy Palaboy Walk and Drive, salamat din po. Ayan, dalawang orange siya, kaya dalawang commercial. Unya-unya. Pulong ng gugulo pa. Yan ang bagong pasarin ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Vice President Len Robredo ukol sa issue ng mga... Ang gugulo daw pa. Oh, talaga naman eh, ang gugulo pa eh. Ayan, oh, Luminous by TCA at AGP. COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, umalma ang punong ehekutibo sa panawagan ni Robredo kamakailan na dapat anyang isailalim sa Health Technology Assessment ang CoronaVac vaccines ng Sinovac. Mali kasi anya ito dahil ayon mismo sa Department of Health, dumaan na talaga ang bakuna sa review ng expert panel. That's why we paid for it. We will be paying for it based on the supply agreement with the Sinovac. Ang HTAC nagbigay ng recommendation. Yes, sir. So, madaling sabi. Okay. The statement of the Vice President was baseless. Yes. For there was indeed a recommendation. Yes, Mr. President. Buwelta tuloy ni Pangulong Duterte. Kung hindi lang din totoo ang kanyang sasabihin, sana'y manahimik na lang ang opisyal. Imbis makatulong si Vice President, she muddled up everything. Yes, thereby, sir. Is it creating an uncertainty and doubt in the minds of the people? Panggulo talaga po. Pikon. Galit ako. Sa isang pahayag, hindi naman nagustuhan ng kampo ni Robredo ang mga banat ng Pangulo. Sa naku naman, Robredo, talagang hindi mo magugustuhan kasi takot ka sa katotohanan. Eh, yung itak-itak mo dyan eh. Hitak, ha? H-tak. Yung hitak-hitak mo dyan, ha? Eh, meron naman pala. Nagmamagaling ka lang. Hindi mo man lang ni-research. Ay, naku. Grabe talaga ito si Robredo. Ito ang anong, pambansang panggulo ng Pilipinas. May kanta ako para sa'yo. Ito. Panggulo. Panggulo. Ay, nako Robredo. Talagang panggulo ka, ha? May giit na nakatuon lang ang kanilang pansin ngayon sa pagtatrabaho. Sa kabila ng issue, ang magandang balita naman mula kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. Tumataas na anya ang kumpiyansa ng taong bayan sa mga bakuna. Halos araw-araw, marami pong nagre-request ng mga vaccine. Ibig sabihin po, Mr. President, talagang tumaas na po yung tinatawag natin na uptake. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sa pinakabagong datos, 35,669 na ang kabuuang bilang ng mga nabakunahan sa Pilipinas. Uy, habang na, oh. 463,540 na ang total vaccine doses na na-deploy sa... Uy, ako naman. Ako naman po i-vaccine ninyo. Sige na. Ba't ibang panig ng bansa? Pagdating naman sa supply update... Pumirma na po ang Pilipinas ng purchase order sa 1,000,000 doses ng Sinovac vaccine. Pumirma naman ng supply agreement para sa 13,000,000 doses ng Moderna vaccine. Hiwalay pa rito ang 7,000,000 doses ng pribadong sektor. Pipirma na rin bukas, 10 ng Marso, ng supply agreement with Novavax.
30 million po yan, no? At habang in progress naman po ang ating supply agreement with J&J. Melalas Moras ay, para sa bayan. J&J. Para networking lang, joke lang. Johnson & Johnson 'yan. Ay nako, dire-diretso na nga ho, patuloy na tuloy-tuloy ang vaccine. So sa madaling salita ho, yung pautot ni Robredo at pangpagulo niya na para magulo ang utak ng mga Pilipino na magpa-vaccine ay hindi ho successful. Kaya palakpakan natin. Hindi ho successful yung pampagulo ng mga statement niya para hindi magpa-vaccine ng mga Pilipino. Dahil ho, tuloy-tuloy ang dumadaming nagpapa-vaccine. Wala hong naniniwala sa'yo, ha? Hi, Banat Bay, Banatero, siyensya na po, masakit ako. May sakit ako ngayon. Lakaha, nakabol sa live si Lenny Spaghetti, nakakapag-high blood. Madam, magpagaling po kayo. Ito lang, oh, ah. Meron po akong payo sa inyo. Ano po yon? Sleep? Sleep ng mahaba sa may sakit? Tea? Anong tea? Tubig. Tubig-tubig po, ha? Water. Madaming tubig. At saka V, vitamina. Okay? Yan po. At simple lang, oh. Sleep, tubig, and vitamina. Okay. Ngayon, oh, para dahil sa ginawa ninyong mga papink niya, Madam Luis, salamat po. Palakpakan po. Magasayaw-sayaw muna tayo. Ha? Sayaw-sayaw to. Ayun na. Ayun na. Palakpakan. On it. Mocha girls, mocha girls, mocha girls. Di ko mapigilan na sila'y titigan, lalo na sa malapitan. Napakasarap nilang kasayawan. Nakakakit, ibang klase parang nasa langit. Mocha girls, mocha girls, mocha girls, mocha girls. Anong dalawa pa? Isa na lang. Oh, ako na yung sasayaw sa pangatlo, 'di ba? Oh, sayaw na tayo. Okay, tapos na. DJ Remix. Nagpapahinga ako talaga kayo. Nagpapahinga nga ako eh. Gusto nyo naman ako magpasayaw-sayaw? Ayun na yun na, magkasayaw-sayaw na rin sila. Lalo tuloy ako maingganyo. Ay nako, sa totoo lang oh ah. Alam nyo ito, wala akong biro pero... Minsan yung ano yung statement ni Lenny Robredo, no? Ito lang ah sa akin lang. Minsan parang ayaw mo nang patulan pero nakakainis. Minsan ayaw mo na talagang patulan kasi grabe ho talaga sa statement niya, parang nakakagago. Sorry pero totoo eh. Totoo naman 'di ba? Nakakagago na statement niya. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos feeling nung lalo na feeling nung abogado niya yung spokesperson niya, feeling naman nila na nakakapuntos pa sila. Hindi ko nga alam eh yung paano ka nakakatulog na yung nakakagulo ka sa bayan mo. Ayun, alam mo yung pag ganung pakiramdam, paano ka nakakatulog na araw-araw na lang na ginawa ng Diyos sa Pilipinas, nakakagulo ka lang sa bayan mo. Paano ka nakakatulog, madam? Yung totoo, hindi ko kasi nakakatulong eh. Meron talaga naman yung constructive criticism. Pero yung mga katulad nung masakit, yung dapat kasi inaano ng H-tack.
ayoko na sana ng ano eh, alam mo yon, ayoko nang uminit ang ulo ko dahil pag uminit na naman ang ulo ko, baka magpakulay na naman kayo, mapapasayaw na naman ako niyan. Nakakainis na kasi talaga. Isipin mo ha, isipin mo na lang ha, everything was smooth. Natanggap natin yung vaccine. Okay? Nung una, batikos. Bakit hanggang ngayon walang vaccine? Nung nagkaroon ng vaccine, bakit hindi dumaan? Kahit dumaan naman pala sa each stock na yan. Okay? Pagkatapos nun, hindi pa rin nun natapos. Naganap na naman ang ibang issue. Issue naman na dito sa mga pulis, keso minasakir. And, parang, ate, wala ka bang nakitang positibo? Ano kang klaseng tao? Tao kang puro negatibo? Eh, dapat gawang ka ng rap. Hindi o, diba? Sabi, parang masyado naman ng gago yun. Wala nang nakitang positibo sa buhay ng tao o sa buhay ng gobyerno na to. Walang nakitang positibo. Napaka-obvious naman. Yung lahat na lang, kukomentuhan mo ng negatibo? Abay, gago na sobra eh. Sorry, pero that's the term. Okay, magalit na ako kayo, pero ayokong banggitin eh. Pero sabi nga, nasa dictionary naman ho yan. Pero ganun ho talaga eh. Diba? And, eto masama. Feeling pa nila, they're doing it and then serving their country. Doon ka magtataka. Feeling nila, they are doing good. Kahit mali-mali na yung sinasabi, hindi ko... Hindi kaya yung mga nakapaligid dito kay Robredo, gusto talaga siya mapahamak. Kasi kung yung mga nakapaligid sa kanya, eh... concern sa kanyang PR, abay mag-observe naman mula noon hanggang ngayon, papabagsak siya. At siya ang pinakahuli ha, pinakahuli sa survey ng mga presidensya, pati doon sa partner niya si Keiko Matsing, huli sila. So ibig sabihin, hindi effective yung PR. If that's, kung ganun pala nangyayari, hindi effective yung PR nila, what are they doing? Oh, hindi, di ba? Anong ginagawa nila? Sinisira nila yung sarili nila, yun lang. Elena Jennings, maraming salamat po. Nagpapakahiro sila na wala sa... Hindi nga hero is. Ewan ko ba kung hero pa ba yung dating nung ganyan, panggulo na yun eh. Kasi pwede ka naman ito ah. Pwede ka naman ganito, tuturuan kita Robredo, makinig ka. Pwede ka naman sabihin mo na salamat at naandi dito na yung vaccine. Sana ho tayo mga Pilipino magpa-vaccine na at magandang ito'y para sa atin at sana, biglang banat ng konti, itong gobyerno na ito, wag magpatumpik-tumpik, ganun. Yung medyo may konti munang maganda tapos bago bumanat. Hindi, banat na kagad eh. Sana lang kasi itong vaccine na ito, merong approval ng ano, may recommendation ng HTAC kahit hindi naman kailangan. At the same time, meron, kasi hindi daw, ganito ang nangyari. Hindi kailangan ng recommendation kung ito'y libre. Okay? Since libre, the recommendation purpose is pag tayo daw ay bibili ng mga equipment o di kaya ng mga kung ano man. Yun kakailanganin. Kakailanganin o mas maganda kung may recommendation. Pero sabi nga ni Roque na siyang gumawa ng batas, the heart of the law is not a requirement, it's just a recommendation. And yet, may recommendation yung Sinovac doon sa ipe-purchase natin. Pero doon sa libre, hindi na kailangan. Kaya wala. In other words, hindi ho talaga siya nag-aaral ng batas. Kaya nga ang sabi ni Pangulong Duterte, shut up na lang. Ito tuloy, binanatan siya ni Duque. Ay,
ni Duque Roque. Secretary Roque, ang Pangulo dati-rati talagang medyo mas madalas yung mga sexist at misogynist remarks. Ano po? Nox naman. Ano po? Misogynist, ano po? At itong kaso ni VP Lenny at iba pang mga talagang napuna niya na medyo maanghang pananalita na face of an angel, evil mind. O mamalengke ka na lang, kunin mo yung basket mo. Parang ganun. Although nagpa-umanhin ang Pangulo later on. Ano po? Hindi ba parang sa mga puro kababaihan yung kanyang na-target ng medyo maanghang na salita? J. Sereno, Senator Laila De Lima, Maria Ressa, ngayon si VP Lenny. What is it with women na parang tipong nagpapahayag ng bukas ng kanilang opinion? Insufferable ba yun sa isang macho na pangulo tulad ni Pangulong Duterte? Well, kasi despite his language, may track record siya sa Davao. You're talking about the only president na talagang sumuporta sa family planning, no? Yung paggamit din ng mga family planning devices na alam naman natin eh, napaka-importante para sa karapatan ng mga kababaihan. Wala pa tayong batas na nagbibigay protection sa kababaihan, yung VAWSI. Meron na siyang VAWSI ordinance sa Davao. So meron na siyang mga psychosocial counseling for women. And in fact, yung kanyang mga initiatives for women did not go unnoticed kung ano-anong awards ang binigay sa kanya ng mga international agencies. No? Kaya nga, the president is not bothered na maski meron siya mga maanghang na mga salita na sinasabi laban sa ilang mga kababaihan. Jill Andres, maraming salamat. He knows what he has done for women as a mayor. Pero isa-isahin natin. No? Hindi naman niya tinitira itong mga personalidad nito. Unahin muna natin. Ha? Sinabi ni Roque, oo, madaldal nga si Pangulong Duterte patungkol sa mga kababaihan, may ganyan-ganyan. Pero pagdating mo sa Davao, ang pinaka-binibigyan ng importansya ang mga kababaihan. Alam nyo nga, di ba dati, di ba sinabi ko nga sa inyo, kami yun, nagpo-perform mo kami ng kung saan saang lugar. Alam nyo ba pag kami nagpo-perform sa Davao, bawal mo kami mag-shorts. Wala akong biro, ha? Isipin mo yun, ha? Ganun sila kagalang. Bakit? Ginagalang daw kasi ni... Ito, totoo ito. Ginagalang ng daw ng mayor doon, si Pangulong Duterte at that time na yon, ang mga paniniwala ng mga Muslim. Kaya pinagbabawal ang sobrang iikling shorts. Eh, siyempre, alam niyo naman, pag mukha girls ang nag-shorts, ek-ek-shorts talaga yung mga yan. So every time kami nag-show sa Davao, lagi ho silang nakapants. Davao ho yan, ha? Pagdating naman din ho sa mga contest-contest, ganun din, bawal yung mga bikini-bikini. At the same time, ha? Ito, totoo ito, ha? Sa lahat ho ng mga city na pinuntaan namin, karamihan nagko-courtesy call yung mga mayor kasi gusto nila makita kung gaano ka-sexy yung mga mukha girls. Ha? Alam nyo ba dito kay Mayor Duterte, nung mayor pa siya, nakailang balik kami sa Davao ni hindi nag-courtesy call yan? Nakilala na namin si Mayor Duterte nung kampanya na. Hindi ho siya nagpa-courtesy call, hindi niya pinatawag kami na, oh, kay mga babae, punta kay dito. Pero yung ibang mga mayor, may ganong eksena. Yung puyat na puyat nga kami kasi galing kami show, madaling araw, pupunta kami ng airport, pagdating doon, courtesy call. May ganong eksena, hindi ko nga pinagbibigyan, nagagalit ulit mga ibang mayor. Hindi ko pinagbibigyan, anong courtesy call? Nakaalagay sa kontrata natin, pagdating na pagdating, matutulog kami sa hotel, courtesy call. Ganun o, kay Pangulong Duterte, wala akong ganyan. Oh, yun ang sinasabi ni Spoke sa una. Dahil sila ay mga kababaihan. Una-una, Laila De Lima is accused of large-scale trafficking. No? Oh. Ako naman, narinig ko rin yung mga testimonya ng mga testigo laban sa kanya. No? Ako ay kongresista, convinced naman ako na may kaso. No? So hayaan natin mag-desisyon ng hukuman. Maria Ressa, sus Mariosep naman, no? Hello? Hindi namang appointees ni O sabi pa nga nito isa eh, bawal hulihin ang mga prostitute dyan, Boss Barat. Alam mo ba kung bakit? Ito ha, alam ko ito, hindi ko dahil sa pupunta ako ha, kasi yung mga staff ko minsan eh. Ha, ang kwentuhan pa nga daw dyan, meron silang card ng parang para if kailangan nilang ipakita yon na meron silang regular examination. Ganun. Presidente Duterte nagsabi na lumabag siya sa saligang batas. Si Chairman Erbosa na appointee ni Noynoy Aquino at SEC na lahat sila appointed ni Noynoy Aquino nagsabi na lumabag siya sa saligang batas. Eh bakit pinupolitika?
eh, Noynoy SEC nagdesisyon yan, no? Tapos, oh, ibig sabihin yun sa, ano, dun sa dating Supreme Court Justice na sinipa. Oh, ang Supreme Court Justice na nagsipa sa kanya, eh mga appointee rin ni Pinoy, hindi naman appointee ni Duterte. Tapos, sino pa bang sinabi mo ngayon? Si Sereno po. Si Sereno, no? Eh si Sereno, nagtanggal naman sa kanya yung sarili niyang kasama sa hukuman. Pati nga yung BFF niya sa UP College of Law, Marvick Leonen, voted against her. Ay, grabe. Pati pala si Leonen nag-voted against kay Sereno. May Sereno talaga siguro yun. Bakit si Presidente ang sisisihin sa pagtanggal kay Melo Sereno, no? And then now, si VP Lenny, no? Si VP Lenny, naiirita siya kasi nga pinupolitika niya yung bakuna. Yung talagang latest instance, sinabi talaga niya, kinakailangan dumaan muna sa HTAC ang Sinovac bago ibigay. WeChat ba not by andyan yung mga babae na pwede mo i-book? Wala ako akong alam sa mga ganyan, ha? Wala nga ako kung WeChat eh. Ano ba yung WeChat? WeChat. Si medical frontliners. Ayan, meron na ng bagong variant na mas nakakahawa. Ang gusto pa niya, HTAC. Eh, malinaw naman kasi yung language of the law. You give the language of the law its ordinary meaning. Nakasulat doon, recommendatory lang talagang HTAC. No? So obviously, sinasabi lang niya yan because it's politics as usual. Eh wag naman, eh naman sinasabi ni Presidente. Eh si Presidente nga, sa mulat mula, binigyan siya ng cabinet position. Eh. Kung politicking alone siya, eh bakit niya bibigyan na ganun pagkakataon si VP Lenny? Okay. I think nagkamali talaga si VP Lenny. And as someone who knows her personally and someone who advised her to continue discharging the functions of the housing secretary, I think I was right. Okay. Kasi kung sumunod siguro siya doon sa aming rekomendasyon and she just did her job as housing secretary, ngayon number one siya sa surveys. May pag-ganong-ganong pa si Roque. Kung sana sumunod lang siya at inayos ang trabaho niya, number one sana siya sa survey. Eh kulelat eh. Grabe ka naman Roque, manunog. Micheline Pantalyon, sa ginawa nilang paninira sa gobyerno, sinisira nila sarili nila dahil mga Pilipino mula sa katotohanan nakita nararamdaman pagbabago. Si Roque, ano rin, no? may pasundot lagi. Kaya lagi nagtitrending to sa Twitter eh. Kasi may sundot eh. Diba? Lagi na mo sinusundot. Sundot mo na naman si ano niyan eh. Sinabi niya kasi kung sana sinunod mo lang yung mga payo, nag-stay ka dyan, tapos inayos mo yung housing. Isipin mo, you have all the opportunity na para maayos ang housing. Anong ginawa mo? Batikos, kaliwat kanan. Ang problema ko kasi, ito nakikita ko kay Robredo. Ah. Si Robredo, bago muna siya magtrabaho, bumabatikos muna siya. Actually, alam mo yung mga ganyan tao, yan yung talaga mahirap kasama sa katrabaho. Yung batikos ng batikos, yung negatibo. Kasi alam mo, ang problema, ito ha, Madam Lenny, problema sa lahat ng organisasyon, gobyerno, kumpanya, trabaho, hindi yung masarap kasama ang negatibo. Tandaan nyo yan mga kababayan ha. Kaya wag na wag tayo magkakaroon ng ganyang klaseng ugali, yung negative ka. Kasi normal. Normal sa organisasyon, normal sa trabaho, sa kumpanya, o kahit anumang samahan, kahit nga iglesia eh, normal na meron kang makikitang hindi maganda. Meron kang makikitang mga negatibo. Ngunit, kung ito'y pagdidiinan mo pa, kesa mo kasi kung ikaw ay kabahagi ng organisasyon na yun, at meron kang responsibilidad dun sa organisasyon na yon, eh kesa na maging negatibo ka, ipasa mo yung positibo sa tao, sa kapwa mo, tapos from there, baguhin mo yung nakikita mong pangit, yung negatibo mong nakikita. Ganun dapat tayo sa trabaho. Kunwari kayo, nagtatrabaho kayo bilang waiter. Halimbawa lang, tapos nakikita mo na ang bagal-bagal ng cashier mo. Nagagalit na yung customer kasi ganun yung customer ba? Ganyan. Ha? Sa ibang bansa, hindi niya maintindihan yan. Huwag niyong ginaganong-ganon na baka akala niya yung gusto kong picturan. Ganun, check. Ganyan. Ha? Ay, ganun. Nagagalit na yung customer. Wala ka naman magawa kasi waiter ka. So, cashier, di ba? Yung cashier mo, aba, laro ng Mobile Legends ba? Habang nagtrabaho.
nakita mo negatibo yon. Ang gawin mo, eh, para wag mong, ay, kasi naman eh, ang pangit dito sa kumpanya na to. Ito mga kasi namin, bang, walang kwenta. Kesa na magreklamo ka, maging positibo ka. I-cheer up mo yung cashier natin. Ma'am, kamusta na po yung ano? Kasi your purpose is not to attack the company. Your purpose is mapabilisan na maibigay sa customer nyo yung check o yung bill. So anong gagawin mo? You'll do everything para makuha yon in a way. Hindi, ay hindi ba banatang ko na. Kaya sabihin mo doon sa customer, Madam, pasensya na ako kayo kasi yung cashier namin laro na laro ng ano eh, ng ML eh, ML ng ML o kundi mag-ML, mag-tiktok to, mag-tiktok to. Hantami tuloy, pending-pending na yung humihingi sa cashier. Subukan mong gawin yan. Oh, try nyo lang. Try mong gawin yan sa customer mo. Sabihin mo, maging negatibo ka. Baka murahin ka ng customer. Sabihin sa'yo, ay puta. Ay. Anya. Baka sabihin sa'yo ng customer, eh sira pala ulo mo eh. Ikaw, waiter, may alam mo naman pala, ganyan ang kasamahan mo, bakit di mo ayusin? Di ba? Kesa na ireklamo mo yung kasamahan mo, lapit ka doon, ayusin mo, kausapin mo matino, ah, ma'am, medyo, ano po ah, nananalo na po ba kayo dyan sa ML nyo? Na? Oy, ganda ng TikTok nyo, madam, napanood ko yun, madam, ha? Pero ma'am, nagmamadali po yung customer natin. Gagawa ka ng paraan para mapabilis yung dapat mapabilis. Hindi mo sisiraan doon sa customer yung kasir mo. Eh, kasamahan mo yun eh. Parang ganyan si Robredo. Walang ginawa ko, hindi. Siraan na siraan si Presidente. Siraan na siraan ng gobyerno. Pero kasama siya sa gobyerno. Nagigets ba ibig ko sabihin? Kung kayo ay parte ng organisasyon at may nakita kayong mali at hindi maganda, ang purpose mo is to make that organization a better serving organization o company sa mga tao. Better customer service. So hindi mo sisiraan yung kasamahan mo sa mga customer mo. Ayusin mo. Oh, di ba? Kaya doon mo makikita ko anong klaseng tao yung ito ba yung chinichismis para manira lang. Oh, ito talaga gusto tumulong ito. Oh, di ba? Pero lang simple yun eh. Oh, sa bahay nyo may problema. Chinichismis mo ba yung kapatid mo? Itong kapatid ko. Pare, may nililigawan yung kapatid mo ha. Gagalit ka, bakit? Ibaho ng kapatid mo eh. Ay, alam mo ito, kapatid ko, hindi nung liligo yan. Sasabihin mo doon sa manliligaw. May sira, ay sa nililigawan niya, sira ulo pala. Asamahan mo yan, kapamilya mo yan. So dapat, bula-bulahin mo lang. Alam mo, gwapo mo ngayon ha. Ha, gwapo mo pero, nagluto ka ba? Amoy sibuyas o kilikili mo eh. Ganun muna, di ba? Kesa naman sisiraan mo doon sa labas. Napaka-negatibo ba?